Tinalakay nga sa Senate hearing ang nagiging problema ng Gilas Pilipinas at gayon na rin ng PBA. At natanong nga ni Senator Bongo si Commissioner Willie Marcial na kung bakit daw hindi kayang ipatigil ang laban nga ng PBA kapag nagkakaroon ng event ang Gilas Pilipinas. At narito naman ang tugon ni Commissioner Willie Marcial. Ngayon pa ulit kami ng after 2 weeks. Baka matanggal na po ako sa pagka-commissioner. Magalit na po sa akin yung mga may-ari. So ay na naging tugon ni Commissioner Willie Marcial kung bakit nahihirapan ang PBA mag-adjust sa mga laban ng Gilas Pilipinas. At ang nakikita nga nilang solusyon upang makatulong naman ang PBA sa Gilas Pilipinas ay magpapahiram sila ng 3 o 4 na team upang makatulong sa Gilas Pilipinas. Natalakay din sa Senate hearing ni Senator Joel Villanueva ang mga Gilas player na kapag nagpapatawag nga ng practice ay yung iba ay hindi naman sumisipot. Pero yung iba naman ay may mga valid na dahilan kaya hindi nakakapunta ng practice. Kaya naman minsan ay nakakaproblema talaga sa mga players pagdating sa Gilas Pilipinas kaya yun daw ang dapat maaksyonan. At sinabi nga ni Al Palnillo, tagapagsalita ng SPP o Samahan ng Basketball ng Pilipinas, na itong si Jordan Clarkson ay bago pa mag-16 ay nakakuha na ng Philippine passport. So lumalabas na si Jordan Clarkson pala ay isa ng local player. Ngunit ang nakapagtataka ay ginagamit pa rin siya bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. At natalakay din sa Senate hearing, ang mga local player sana natin naglalaro sa PBA ay naglalaro sa overseas at kinukuha ng mga overseas league kaya na lamang na Japan B League at ng Korean Basketball League. Kaya naman ang nakikitang solusyon ayon kay Senator Bongo ay bakit daw hindi tapatan ng PBA ang ibinibigay na sahod ng mga overseas league. Kaya naman bibisita ang mga PBA officials sa Japan B League na number 1 humahakot ng mga local players upang masolusyonan na ang nagiging problema nga ng mga unti-unting pag-alis ng mga local player sa PBA at pagpunta sa overseas team gaya na lamang ng Japan B League. At pinapabilis na nga ang naturalization ni Justin Brawley at itong si Cameron Oliver at natalakay din nga ito sa Senate hearing. Susunod na sa February, di ba, hindi po pwede si Jordan Clarkson. So, may ipapalit na, meron na ba tayong napupusuan? Kasi, Mr. Chairman, last Congress, I recall, this representation together with Senator Angara, I remember, filed the naturalization of then import of Hinebra, si Justin Brownlee. But unfortunately, hindi natapos yung version ng House. Kaya, or late na, nung dumating dito sa Senado, hindi na natin na-hear. Kanina ko, katabi ko si Senator Francis Tolentino, and he was saying na he's more than willing to call for a hearing. At hindi man natin magawa yung nagagawa ng ibang bansa na in 2 days na na-naturalize. Gusto nilang ma-naturalize. But on our end, we are perhaps... I'm speaking on behalf of so many basketball aficionados here in the Senate. Move heaven and earth to support our national team, our basketball national team. No? So hopefully... Kaya asahan na natin na magiging naturalized player na itong si Justin Brawley at magiging ganap ng Pilipino. Di gaya ng dati na sinasama nga siya sa Gilas pero ginagawa lamang siyang practice player. At nagpahayag nga ng saloobin itong si Matthew Lassiter at gusto niya nga raw bumalik sa Gilas Pilipinas. At kung kailangan nga daw siya ni Coach Chot Reyes ay lagi siyang handa. Malaking bagay nga kung nagkataon na kukunin ulit itong si Matthew Lassiter dahil alam naman nating tirador ito sa labas at meron na itong napatunayan. Dahil kung ating babalikan ay dati na nga itong Gilas player at talaga namang masasabi nating nakatulong ito sa kampanya ng Gilas Pilipinas. Samantalang ang Barangay Hinebra naman ay puspusan na ang paghahanda at pagpapractice dahil nalalapit na nga ang Commissioner's Cup na magbubukas muli sa September 21.